ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ So ano ang ating dalil, batayan sa arkan al Islam, iman at yung ihsan? Ma huwa ad-dalil? Ano ang dalil natin? Man ya'rif ad-dalil 'ala arkan al Islam wal iman wal ihsan? Sino nakakaalam ng dalil patungkol sa iman, sa Islam, iman at ihsan? Hadith Jibril alayhi salam. Yung hadith ni Jibril alayhi salam, yung mahabang hadith ni Jibril alayhi salam. جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام دمتين ساقي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم حابان أن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أين سلوب نام مسجد نتطورو. جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلسة المتأدب المتعلم. So si جبريل عليه السلام dumating siya kay Propeta Muhammad sallam na nasa kalagayan ng paghahanap ng kaalaman. Dumating siya doon na mayroong tamang pag-uugali, maayos ang kanyang kasuotan. Jalasa qariba min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabta'id an. Siya ay umupo sa tapat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi siya malayo. Na'am, ansat li kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam aw yal'ab. At siya ay nakikinig sa lahat ng sinasabi ng Propeta Muhammad sallam at hindi siya nakikipagdaldalan. الآن إحنا نرى في مجالس العلم كثير يخرج الجوال وينظر فيه. جبريل لم يصنع هذا عليه الصلاة والسلام. الله نعم. At ngayon kapag tayo napapa-attend sa mga o dumadalo sa mga pag-aaral, ay makikita tayo na may mga ilan sa ating mga kapatid na hindi sila nakikinig. Ang ginagawa nila, sila ay nabibisi sa kanilang mga cellphone, anumang mga gawain. Si Jibril ay hindi niya ginawa yan. Nung siya ay pumunta kay Propeta Muhammad para maghanap ng kaalaman, hindi niya ginawa yan. Bagkus ang ginawa ni Jibril alayhi salam, nakinig siya sa kung ano siya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jibril alayhi salam fil hadith talib ilm muta'allim, lakin sammahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu'allim. Limala? Li'an Jibril alayhi salam dhahar alayhi athar talab al-'ilm. Na'am. So si Jibril alayhi salam, nung siya ay dumating kay Propeta Muhammad sallam sa tagpo na yon, siya ay isang naghahanap ng kaalaman. Siya ay nasa itsura niya yung paghahanap ng kaalaman, kaya tinawag siyang mutaalim. Naam, Allah aib. Qad yati ahad min al-kuffar al-an yanzur ila majalis ahl al-islam, yaqul ma hadhihi al-majalis. Naam. Isang malaking kasiraan sa mga kumusliman kung mayroon pumunta dito ng mga kuffar na sasama sa atin sa pakikinig, tapos makita ng mga kuffar, ganito pala ang pag-aaral ng mga Muslim. Hindi sila nakikinig sa kanilang mga tagapagturo. Du'at ila Allah. So dapat tayong maging isang mga ngaral sa Islam. Qad nakun du'at ila Allah bil'amal a'ala min ad-du'a ila Allah bil-kalam bil-qawl. At ang isang taong nagdadawa sa pamamagitan ng kanyang kilos ay mas mainam pa ito at mas mataas kaysa sa isang taong nagdadawas sa pamamagitan ng kanyang salita. Yanzur ilaykum al-kuffar al-an. Ngayon ang mga kuffar tumitingin sa atin ngayon. Ma la yasna ahl al-islam. Ano ang ginagawa ng mga kamusliman? Hal ladayhim amana? Meron ba silang amana? Ta'amul? Meron ba silang pakipag-salamuha? Sidq? Meron ba silang pagiging makatotohanan? Alhum haqqan ma'a Allah? Sila ba ay totoong kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alhum haqqan atba'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Sila ba ay totoong mga tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alhum yutabbiqu ad-din al-islami aw faqat ashya' tuktab? Sila ba ay talagang isinasabuhay nila ang mga batas ng Islam o mga bagay lamang isinusulat lang? Wa nahnu na'rif anna al-islam intashar fi akthar ad-duwal ليس بالدعوة بالنساء، لا، بالدعوة بالعمل، بالصدق، بالتعامل، بالتجارة، كما حصل مثلا في شرق آسيا. نعم. So دخل الإسلام عن طريق التجار. So alam naman natin na ang Islam ay lumaganap sa iba't ibang panig ng mundong ito. Hindi sa pamamagitan ng dawa sa salita, bagkus ito ay sa pamamagitan ng dawa ng kilos. Maraming mga nag-Muslim sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo dito sa Sharq al-Asia, dito sa Southeast Asia, maraming mga nag-Muslim hindi dahil sa salita lang, bagkus sila ay nag-Muslim dahil sa mga nakita nilang mga duat, mga ngaral sa kanilang mga mabubuting kilos. As'al Allah subhanahu wa ta'ala li wa lakum at-tawfiq was-sadad, wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.